What's up mga Dabay Cads? Welcome to my new vlog. Andito na naman tayo sa isa nating episode na pagbablog ng isang bagong motor. Ito, ang Honda Click. Version 3 na to mga Dabay Cads. No? Ito yung pinakabago ngayon na lumabas sa Honda. 2023 model na to siya. Bali, ang kulay pala nito guys ay isang Pearl Sylvester's Gray. Ayan siya ang kulay niya. Bali, naka ano na to guys, no? Naka LED na yan dito, fully LED na yan. Tapos itong kanyang front light, LED na rin yan. So ang angas pa rin siya, no? Ayan ang dating niya, oh. Tulis pa rin ang ano niya. Tsaka PGMFI na to siya guys. Ayan. Ang braking system nito guys is combi brake. So ibig sabihin po nun ay pag nag-brake siya rito, sasama naman yung sa harapan niya. Dahan-dahan na mag-brake din siya. Ayan, bali naka wavy disc brake na yan. Ayan. So first time niya nagkaganyan ng Honda Click, no? So naka Tokiko na brand na caliper na yan. Tapos naka ito, ang kanyang suspension fork is Showa na yan. Pero hindi pa siya upside down. So ano pa lang siya, yung regular lang. So ang kanyang ang kanyang gulong is 90/80x14. Na yan yung ano niya. Tapos ito yung kanyang rim, kulay black pa rin siya, no? Pero nag-iba na yung design niya. Ayan, putahan naman natin yung kanyang likuran. Ang gulong nito, ayan, 100/80x14. So medyo mataba na to siya kumpara mo sa last version niya na version 2. So ayan. So ito guys, ang kanyang side stand. So ang side stand na to is may sensor yan na mag-automatic shut off siya pagka binaba nyo. So usual na yan. So lagi na may ganyan ng ano. So pag binaba yan ng ganyan, automatic yan, may switch off. So yun lang. Punta tayo dito sa may makina. So itong makina nito guys is 4-stroke single overhead cam. Tapos liquid cooled engine na yan. At 2-valve siya, 2-valve pa rin siya, no? And then ESP na siya. Yan, enhanced power, smart power pa rin. So, kaso hindi siya yung class. So, yun yung pinagkaiba niya. At ang kanyang suspension niya, guys, ito. Ito yung pinaka-ayoko talaga sa Click, ano? So, ano lang, honest review lang. Ayoko talaga na, hindi ako fan ng single shock dahil ito ay matagtag sa daan. So, nakaranas na talaga ako ng ganon. So, hindi siya maganda sa daan. So, honest review lang yan. And then, ito yung kanyang likuran, guys, no? So, ayan, yung rear light niya is fully LED na rin yan, including yung mga turn signals niya. Ito yung kanyang mudguard niya or fender. Dito, ayan. Yan pa rin ang itsura niya. Ang angas pa rin, para pa rin siyang futuristic ang dating. Pagdating naman dito, meron pa rin siyang mudguard, no? Para sa, pero medyo nakukulangan ako dahil maiksi. So, dapat sana mga hanggang dito yan, no? Para at least hindi niya, ayan, tatalsik, hindi siya tatalsik sa mga ano, sa makina, mga ganon. At ito yung kanyang tambucho. So, parang parehas pa rin nung dati. So, sporty type pa rin siya. So, may silver and black na combination. At ito yung liquid-cooled niya, no? Yan, liquid-cooled engine siya. So, pwede na siya pang long ride. So, the best pa rin siya pang long ride. So, kaya lang, kailangan mong iisin yung lubak niya. So, dahil nga single ano siya. Single shock absorber, no? So, yung foot peg niya is rubber. So, medyo hindi mo mararamdaman ng vibration. So, ayan. Ito naman ang kanyang, itong bago ngayon. So, yung decals niya is yung sticker niya, ganyan na. So, yun ang nag-iba. Ayan. Ganyan ang itsura niya. So, tignan mo. Ayan. At, ito, bali, aftermarket na lang tong cover niya. Binila niya. Pero ito yung original niya. Ayan. Ganyan siya. So, medyo rough siya, oh. May tusok-tusok. So, ang ganda. Bali, ito dito, mga battery yan. Nandiyan pa rin. Okay. Balik natin yung kanyang... And then, puntahan natin ang kanyang under seat compartment. So, ito, pipindutin mo lang dito para mabuksan mo. Yan, bumukas na. Pero mahina yung tunog pala, no? Ayun. Bali, meron tayong 18 liters dito, no? So, medyo maluwag naman siya. Hindi ka siyang full face helmet dito for sure dahil sa sobrang liit niya, no? Pwede siguro yung mga half face lang na medyo maliit, pwede na.
Tapos dito naman ang kanyang ito pa rin yung kanyang tank, yung fuel tank niya nandito na sa 5.5 liters ang kasya nito, capacity nito. So disadvantage nito is nandito siya sa no, kailangan mo pang buksan ng upuan mo para makapag fuel tank ka. Okay? So saran na natin. At ang kanyang ano upuan naman, ayan. Yan ang kanyang texture. So medyo meron siyang butas-butas na ang galing, oh, hindi siya madulas. Pero ang ganda, oh, ayan. Pag pinindot mo, medyo malambot naman siya. Ayan. So ang kanyang back handle, ano ba ito tawag? Bar? Ayan. Grab bar, something like that. At puntahan natin ang kanyang panel. Ito. Ito mga turn switch signals niya. Ito, meron pa rin siyang low beam and high beam. At ito yung horn. Mamaya, testing natin yan. Ito yung signal light. So, dito. Ito yung kanyang electric start. Ayan. So, bali, tinanggal lang yung kanyang side mirror dahil papalitan niya siguro ng sa aftermarket na mga side mirror to. So, ayan. Nandito pa rin yung ating sabitan ng ating mga paninda. Yung mga gulay board. Ayan. Gulay board pala to. No? Tsaka ito yung lalagyan ng ating pinamili. Plastic ano hook. Tapos, ito yung kanyang parang pocket, side pocket na mayroon na siyang USB yata. Ito, yun. Naka-USB na yan. Charging port. Ready na yan. So, pwede sa pang long ride o kaya mag-charge kayo kung vlogger kayo. Pwede kayo mag-charge ng inyong mga GoPro or inyong mga cellphone dyan. So, kasya lang ang kamay ko. Medyo maliit. Pwede na pang basahan yan. Ganyan. So, yan. Dito naman, meron yung walang cover pero masyado lang siyang mababaw, no? So, yan lang. Pwede na dyan yung mga barya-barya, coins. So, yun lang. And the next thing is ito. Ang kanyang, ano, puntahan natin ang kanyang switch, no? Ayan. Ayde, ulitin natin. Ayan. O, pag binuksan natin ito kanyang panel gauge. So, ayan ang makikita nyo. Ayyo. Ayan, no? So, nakalagay dyan is yung fuel. Ito, may fuel dyan. Ito yung odometer. So, may time. May ito yung total, ano mo, tinakbo. Ito naman yung ano to? Yung RPM yata to. Ito, RPM. Ayan. Tapos makikita mo yung naka-high beam ka. Ayan. Ayan, lalabas yung high beam. Tapos pag nag-turn signal ka, ayan. Yun. Tapos, ano pa kaya ang feature nito? So, yun. Meron siyang ano dito. Ayan, si-select mo kung parang i-adjust mo yung mga ano. So, ayan. Nandito pa rin yung ating pride of ownership, the Honda, the best. So, next guys, dito tayo sa patayin na muna natin. Ito, bali ang kanyang ano, no? Hindi siya, ito pala guys, hindi to siya keyless entry, no? So, bali, ano lang siya, bisusi nga, ganun. Bali, meron lang siyang ano, ito yung shutter lock, tawag nito, security shutter lock. So, okay pa rin, kahit pa paano, secured pa rin yung motor natin, no? So, ayan. Nandito yung ano. Pagka i-off mo siya, ayan. Gaganyan mo siya. Tapos, kung ilalock mo siya, paano mo? Igaganon mo muna yung manibela. Tapos, i-close mo. Ipupush mo siya. Tapos, i-close mo ganun. Ayan. No, nakalock na siya. Ayan. And then, push mo ulit. Tapos, para mag... Tapos, kung gusto mo yung seat, i-open. Ayan. Kailangan nakatutok siya dyan. Tapos, pipindutin mo dito. Ayan. Tapos, eto naman, ano pa? Wala na, no? Yun na yun. So, yung power niya dito. Ayan. Ah, yun. Dito, ito parang may ano. Diyan yung magiging on niya. So, yung pinakataas. Alright, guys, ito yung special feature din ng brake niya, no? Pagka kunwari kasi pag nagpa-park ka, pwede mo itong gamitin. Ayan. Parang may lock siya, no? Paano nga yun? Ayan, maglalock siya. So, para siyang hand switch. Parang katulad sa kotse. O, ayan. Hindi na yan na-trust. Kunwari, nasa pataas kayo o kaya palusong yung daan, pwede mo yan i-ano dyan. Pindutin dyan. Ayan, di ba? O, di yung ganda ng ano niya. O, tapos bigla siyang magbubukas. So, yun. Okay, guys. Bali, ang seat height nito, guys, is 769 millimeter. Okay, guys. So,
eto guys, kung napapansin nyo guys, no, ayan, masyadong ma... So, ang height ko kasi guys is nasa 5'10 to 11 ako. So, eto yung magiging itsura nyan. Ayan. So, bali talagang, ano siya, no? Naka-bend talaga yung knees ko. So, depende po yan, no? Kung trip nyo po yung ganyan, yung parang maliit sa inyo yung motor. So, pwede, bili nyo na lang yung ganito. Kaso sa akin, medyo... Ayan, no? Medyo tatama na kasi to sa akin eh. Ayan, no? Nasa 5'9 na 5'10 na height. So medyo alanganin, no? Medyo nahihirapan ako. Ayan, no? Lalo na. Kailangan mo umatras. So atras kang ganyan. So para magkasya ka na lang siguro. Ganyan. Eh, pero kung may angkas ka na mga tatlo siguro, dalawa, hindi nakakasya, no? Nakabuka ka kang ganyan, no? Ayan. And then, ang ano nito, guys, curb weight nito is 112 kilogram. Ayan. So, magaang siya. Ayan, no? Pwedeng pa-banking-banking. Kung gusto mong mag-racetrack, pwedeng-pwede. Magaang lang talaga siya. Sobra. So, hindi katulad ng PCX natin. Talagang mabigat siya, no? So, ayan. So, kung para sa ano, sa mga katulad yung newbie na nagmo-motor, pwedeng-pwede sa inyo to. Diba? So, guys, kung kayo ay nagtitipid sa inyong pang-araw-araw na biyahe, pang Food Panda nyo, the best to, guys, dahil ang average fuel consumption nito is 50 kilometers per liter. Isipin nyo, napakatipid nun. Hay, kung bibili lang ako sana ng bagong cellphone, ay cellphone. Kung bibili lang sana ako ng bagong motor, eto na sana. Kung magne-negosyo ako yung mga pang Food Panda, eto the best. Eto na, the best to. Okay. So, bali guys, yung ano pala, no, diba yung braking system nito is this brake siya sa harap. Ito naman sa likod, this drum brake lang siya, no, guys. Wala pang lumalabas na disc brake din na ganito para sa likuran niya. So, okay naman ang power ng brake niyan, braking system niyan, kahit drum brake yan, hindi kayo papahiya nito, guys. Malakas pa rin yan. Alright? Dito test drive natin mamaya yan. Makikita nyo kung gaano kalakas mag-brake pa rin kahit ano. Masusubukan natin yung combi brake system nito. Okay? So, ayan guys, no, mag-sound check tayo, no. So, ito yung sound check ng kanyang motor, no, pag maandar, ayan. Ayan, idol, no. Ayan. Alright. So, ito pala, pakita ko sa inyo yung busina niya. So, maririnig nyo yung busina niya. Ganyan lang siya kalakas pag stuck pa, no? Yun. O, diba? So, huwag tayo magingay dito. So, pakita ko rin sa inyo yung sa likuran niya, no? Yung ito yung backlight niya, no? Yan. So, yan, fully LED na yan. O, diba? Ang ganda, no? Pero parang kamukha pa rin siya nung dati. Tapos, ito yung turn signal. Signal light, pare. Ayan. Ayan. Yan ang kanyang signal light. So, LED na rin yan, guys. Tapos, lilipat ko lang, no? Sa kabila. Ayan. So, ayan siya. So, punta naman tayo sa harap, guys. Yung, ano niya, yung kanyang headlight. Tignan nyo. So, ayan. Naka-daytime running light na yan, no? Ayan, no? So, ayan pa rin yung kilay niya. So, ayan yung talagang ano ng click, no? Ayan, naka-LED na yan. Tapos, ito. So, parang hindi naman nagbago kasi yung ilaw niya. So, ito lang pala. Ito yung binagbago niya kumpara sa dating version na meron na siyang parang inlet, air inlet yan eh. So, papasok yan dyan, papupunta sa makina. So, para malamig ang ano ng makina yata or something dun. Pag ano yan, palabas. So, yun. Ano pang kailangan yung malaman, guys? Comment dun. Comment down below na lang yung mga merong ibang suggestion or may ko-comment na nakalimutan natin. Mag-suggest kayo ng kung ano yung masasabi nyo pa na bago sa Honda Click na to, no? So para sa akin, goods naman siya. So parang carbon finish ang dating dito, no? So ayan guys. So mamaya i-test drive natin siya. So tara. Let's go. So, ito guys, test drive na natin itong motor na kaibigan natin, no? Honda Click version 3. Let's go! Wow, galing, oh. Kaya lang talaga guys, no? Medyo nahihirapan ako.
Ayan guys. So ito try natin ang ating version 3 na motor, no? Ayan. Oh, malakas naman yung stopping power niya, no? So ayan, no? Tingnan natin. Oh. Okay, okay. Mabilis din, mabilis. So ayan guys. So ayan, 34, 43. Talaga, malakas to, malakas guys. Tsaka ang kinaganda sa kanya, ano, magaang siya. Ayan, no? Magaang siya. Ayan. So, panalo na to guys. Para kung kayo ay... Ayan, tapos yung room, leg room natin, no? Tingnan mo, medyo dikit na, no? Ayan. So, magaling guys. Mabilis siya. Mabilis din itong motor na to. So, balik na tayo. Right. So pagka ano to guys, paganda to pagka yung sisingit-singit ka, oh. Talagang ayan, shoutout pala kay boss yung mayari ng ano na to, motor na to, no? At pinahiniram niya tayo ng ganito ng kanyang motor. So ayan, pabalik na tayo. Shoutout din po sa Lakeshore, Pampanga. Talagang matipid to. Nakikita ko pa lang matipid to sa gas guys. So yan lang muna. Hindi ko kasi kabisado tong lugar na to, no? Hindi ko alam kung nasaan na sila. So hanapin natin sila. Where are you guys? Punta na tayo dun sa McDo. So yun yung dalawa, oh. So guys, hanggang dito na lang, no? Magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking vlog. Sana tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagnunood ng ating vlog. At huwag po kayong magsasawa. Maraming salamat po. Subscribe po kayo kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel. Ayan. At maraming salamat sa ating kumpare na mga vlogger din na si Billy Vlogs at si Nogi Hunter. Ayan sila, oh. Naghihintay na sila sa akin habang tinetest drive ko itong mga motor natin. So maraming salamat sa kanilang dalawa na naging cameraman natin, tumulong sa atin. So sa inyo guys, maraming salamat dahil dyan. At saka guys, magpapasalamat pala ako sa aking sponsor, no? May sponsor pala ng aking top box. Ayan, nag-sponsor. Ayaw niya po pa-mention kung sino po siya. So, ito yung kauna-una ang sponsor natin. Nakakuha tayo. Ayan. So, maraming salamat sa iyo. Shoutout sa iyo. Yung taga Saudi Arabia. So, ayan. Ayaw niya po magpa-mention, eh. Kaya salamat po. So, ang ganda po. Nakabili tayo ng top box. Sana all. Yeah. Mayroon, thank you. So, si Pareng Nogi. Ayan. Ating cameraman number 1 na cameraman number 2. So ayan. Support din natin yung channel ni Pareng Nogi Hunter kung mahilig kayo sa mga fishing, mga ano pa ba, pare? Hunting. Ayan. May napatay. Ayun.
ayun, yung mga trabahong hindi nyo kaya. Yan. Kayang-kaya niya yan. Ito naman, si Billy Vlogs. Ayan, motorcycle, food, travel, at pagkain ng balot. Ayan. Kung naghahanap kayo ng malalahiyan. Ayan. Kung naghahanap kayo ng lalaki. Ayan, Billy Vlogs, support to mga ka-idol. Alright. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa Lakeshore. Ayan, mula dito sa Lakeshore, nagpapasalamat tayo. Maraming salamat sa Lakeshore dahil kinover namin. Dion, peace!